Kailangan nating talunin itong pandemic na to. Kailangan lumaban eh. At kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive. And that's it. Muling susulo, pwede pang pangalan. There's still a drop of life. Then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos. It's like we dance for joy. Kung nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko. Parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, oh, okay, may pag-asa pala. For the sake of the Filipinos, we just have to give it the fight, di ba? Pwede pang, pwede pang. In 2006, naglalaro lang kami dito sa park, sa street. 2012, nung una ka mag-skin. Dati, hindi pa kami na-expose sa mga events. Start ako mismo skateboard, 5 years old na ako nun. Nung dumating yung Edge Radio, doon nagsimula na yung mga competition, nagbago na yung pananaw namin sa BMX. Pinalad ng konti na sponsoran na nagkaiba man sa anong board. Malaki tulong na rin yun. National na kami na rider ng Philippines. Tulad ng isa kong kasama na si Lance Guy, international na ngayon. Confident kami sa mga sarili namin na ipakita yung talento namin sa kanila. Isa. Nagana pa ang kahirapan, ngunit nahihimbing ang karamihan. Ang lumilikha ng yaman ay ikahos, at ilang tagal na sa tukto. Para sa bukas, ngayon na simula.
at hikapin, ibibigay ang aking talino. Iaalayan natin panahon, titindi para sa kakarunan. Kaya na simula. Children of this land, let's overcome prejudice and hate that divide us. Put our war between us together. We shout for unity to fight greed and bigotry. No more hate speech that will impunity for our future. Today we hold the key. Na ang milyon ginagusta para koto mo sila. Di ka ba natatakap ang dami nila pera. Ang iilang pamilya sa gobyerno may pakisawag. Kanyang nakakap at rito pa rin ang sistema. Mayat mayat mataas ang presyo ng pili na nga baka kasi kakasuan huhulihin-huni ang naglakas sa bagay na ligtas lahat. Kung gusto mong magbago, dapat simulan mo. Di ka ba napabahala? Naghanap ang karahasan, susugat ang mga salita, tumindig at isigaw ang paglaya. Para sa bukas, ngayon na simula. Ngayon lang tanggulan sa ating pangarap. Ibigay aking talino, iaalay ang aking panako, titindi para sa katarungan. Kaya na simula para sa bukas, ngayon na simula. Ngayon ang tanggulan sa sikling ng bukas. Para sa bukas, ngayon na simula. Ngayon ang tanggulan sa ating paghikain. Itindi para sa katarungan. Ngayon ang simbola para sa bukas. Ngayon na simbola. Ngayon lang tanggulan sa ating paghikain. Para sa bukas, ngayon lang simula. Right. Hello. Hi. Parang nawala yung audio. Can you hear me, guys? Good hello afternoon. Po. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon.
Ayun, kumusta? Kumusta? Magandang mga 4:11 and then hello Jug and let's all welcome our friends dito sa episode 2 ng Gising Diwa. Hello. Yes, hello. Sige. Pati Jug. Sige, bati ka na muna, ano, R-Flow. Shoutout nga po pala sa lahat ng tropa niya nanonood sa Barangaka Rhymes, Dora's Finest, Sundalmi sa Dam, Public Enemies. Salamat po. Shoutout muna eh. Mayayay po siya. Welcome to the show, R-Flow and Lil D. And of course, our main host, Jug Honeylove. Hello. Hi po, magandang hapon sa lahat ng nanonood na nakikinig sa second episode natin dito sa Gising Diwa Hip Hop on Edge TV. So this is only an hour show, so hopefully makasali kayo at makapakinig. And kung meron man, you know, technical problems, sana huwag kayong magsawa, balik kayo kasi we're still dealing, you know, with the new norm of doing shows like this just online from different locations. Yeah. So maraming salamat once again to DJ Raymond who is powering our show. So sana mag-enjoy kayo guys at maraming salamat sa mga nag-share ng video at mga nanonood dyan. Mag-comment po kayo kung nanonood kayo para lang alam namin nandiyan kayo. Thank you so much. Shoutouts natin dyan. Oh, by the way, yung opening song natin kanina was kasama kilala ko familiar face from Brownbeat All-Star and ano, di ba? Yung putres ka. Si Myra, kasama. Can you tell us about that project na ba? Konting, konting background or lang. Yes, the opening song is, it's actually a project that we did last year. It's called Ngayon ang Simula. Actually po, ang producer niyan si Mr. Ron Dongueto of Buklod. And it features Scarlett, the lead singer of Brownbeat All-Stars, formerly putres ka. And myself, it's an advocacy project by a PLCPD, and it's, you know, for women and children. So may rap part po siya, syempre, so pinasok ko po siya sa show. So maraming salamat nga pala sa mga gumawa ng panibagong radio drop na ipi-play throughout the show. Mm-hmm. Yun lang po. Yeah, ipi-play natin yan. So, saya, no? Kumusta ang week mo? And by the way, thank you sa mga nanood last week at saka sa mga nanood pa after the show. Kasi after this, mapapublish din siya sa Edge TV Philippines page at saka doon din sa ano, Pinoy Hip Hopers, no? Philippine Hip Hopers. Pinoy Hip Hopers po. Pinoy Hip Hopers organization po. Yeah. Okay, so Facebook page, okay. So we are excited today to have a very young rapista right here. Kita na sa screen natin, ano? Okay, so yan. Drew, can you take control? Sige, play po. Play po muna natin yung mga music. Okay, so Radio Drops from Cyclone, Makatang, Libang, Malolos Town. Diretso na ba tayo sa pag-play ng music, mga MP3s? Po, mamaya pa po sila mag-guess para hindi po sila agad. Okay. Yung music po muna. So, nag-ipon mga music that's relevant to the theme ng Gising Diwa. So, pakinggan nyo po para matatawa kayo what the show is about. Sound trip na rin, guys. 1 hour lang po yung show. So, abangan nyo po si R-Flow at saka si Lil D. And they will be performing 2 songs later po. Yan si DJ Angela. Angela ba? Angela. Yeah, may shout out sa atin. DJ Angela. Angela. Rodriguez, thank you for your comment, for your shout out. Hello sa'yo, hello. Okay, we'll start sharing. I'll play mo natin itong mga radio drops right here. Kasi already. Ito bang bayan ni Juan? Mamaya pa ba ito? Ha? Mamaya pa ito. Let me see. Opo. Mamaya pa. Mamaya pa. Okay. Alright, unahin natin itong radio drops. And also, mag-share tayo ng screen natin. Okay. For the MP3s of the music. Okay, so here we go. We've got 9FMC. Jay. I just want to follow the flow. Cyclone, Makatang Libang, and Malolos. Okay, here we go. Apo. Si Cyclone yung hindi natin na-play last week, eh. Diba? Cyclone. Apo. Ito na. Ayo, this is Cyclone.
And y'all are listening to Gising Diwa on Edge TV with Jug Honey Love. Yo, what's up? This is Yujiko of Makatang Libang and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with DJ Jug Honey Love. Yo, what's up? This is Jack Thomas of Malolos Town and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with Jug Honey Love. Okay. Actually, medyo mahina lang yung isa siguro kanina. Yung second drop. Pero ito, let's play, okay? Let's screen share muna. Pasensya naman na guys sa mga limitations ng ating audio. Okay? Ano yun? Hindi po narinig pareho. Hindi po narinig yung radio drop like opo, hindi po namin narinig. Hindi nyo narinig. Play, medyo mabagal lang siguro. Sige, play natin ulit. Yo, what's up? This is Jack Thomas of Malolos Town and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with Jug Honey Love. Yo, what's up? This is Yujiko of Makatang Libang and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with DJ Jug Honey Love. Yo, what's up? This is Jason Diwa, and you're listening to Gising Diwa with Jug Honey Love on Edge TV. Yo, what's up? This is Jack Thomas of Malolos Town, and you're listening to Gising Diwa on. Yo, what's up? This is Yujiko of Makatang Libang, and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with DJ Jug Honey Love. Alright, so actually, nag-play naman, nag-play. Minonitor ko dito. Alright, so we're gonna play. Baka mabagal lang ang dating dyan sa'yo, Joe. Okay, so, ayan, nag-comment din si, ano eh, si DJ Angelo. Okay naman daw. Narinig naman sa live. Okay, thank you, DJ Angela. Thank you. Okay naman, thank you. So, at this point in time, we'll be playing... Okay, yung alam mo natin. Okay, i-replay natin si Cyclone. Ayo, this is Cyclone, and y'all are listening to Gising Diwa on Edge TV with Jug Honey Love. Yan, alright, so let's play some of our audio tracks, some of our homies. Maraming salamat sa mga nagpasa ng mga audio radio drop nila. Mm-hmm. Thank you sa inyo sa participation niyo. Tsaka sa mga nag-submit ng songs, no? We're gonna enjoy the tracks here. Ang una dito, Tawid by B-Wap. Okay. Ay, hindi po. Yung Pinoy po. Yung Pinoy by... Okay. Pinoy by Tambayan. Pinoy. Tapos, Pelas ng Silangan. Opo. Yan. Okay. Yan po mauna. Oh, sige. Okay. Nag-random kasi dito eh. Okay. Respeto sa Pilipino, lalo na sa mga hip-hop na kagaya ko, madaming idolo. Gumagalang ako sa mas naunang pumasok sa larong ito. Nanamuhunan, nakipaglaban para mapangalagaan ang pangalan. Hindi tumigil hanggang sa makamit ang pangarap na maging isang malupit. Ganito kami lahat ng tambayan, may responsibilidad dito sa bayan. Dito ako sinilang, dito ako lumaki, lahat kami ay nagaling sa kaye. Tayo ay nakapigla sa pagkakatena, sumabog ang galit na kilala sa eksena. Sorpresa, sumaludo sa kayumanggi. Kilala ang kilala, san man lupalo ko ba? Hagi ng mundo, matadag, hindi mapapaayaw. At lamang ng buksingerong si Manny Pacquiao. Sa buong Asya, di na magkasya. Mga Pilipinong sumikat at nakilala sa iba't ibang larangay nagmarka. Sa palisahan o maging musika, pelikula. Hindi titigil hanggat hindi pa kampiyon. Handang harapin ang mga hamon sa buhay na itatakon. Lakas noo, tingang malalim, itaas ang bandera at iwa-iway natin. Di na tayo alipin tulad noon. Isigaw, Pinoy! Tayo'y Pilipinong kampiyon. Pilipino ang aming lahi.
pinagmamalaki. Kulay kayo ang gi, taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 Pilipino ang daming lagi. Pinagmamalaki, kulay kayo ang gi, taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 gising na Pinoy, tayo ay kampyon. Ang dugong at tagalugan na angat natin ngayon. Dahil ako ay Pilipino at dito ko nagmula. Nasa isip at damdamin, sa puso at gawa. Taas noo kong sasabihin, balat ko'y kayo mangi. At buong pusong isisigaw, Pinoy ang aking lahi. Ganito kami at hindi magpapatumba. Kahit saan magpunta, sariling wika ang dala. Kamay sa dibdib, awitin natin ang lupang inirang. Sa harapan ng mga banyaga, buo ang ating tapang. Dahil tayo ang batas sa bansa ng Pinas. Pag sumabog ang galit, dugong kaltipunero lalabas. Pilipinas ang tawag sa bansang pinagmulan. Na di kaya sa kupin ng banyaga kailanman. At kahit saang lugar ako'y maglalakbay. Susuungin ang hira para matambay. Dugong nananalaytay, tunay na madirigma. Taas noong pinagmamalaki ang wika. Hinding-hindi mahihiya pala't kwi kayo magi. Tunay ako Pinoy, isisigaw ang ating lahi. Maging sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kagandahan na Pinas inyong matatanaw. Mga tunay na kampiyon dito lahat nagmula. Pilipinas ang bansa, itataas ko ang bandila. Pilipino ang aming lahi. Pinagmamalaki, kulay kayo ang gi. Taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 Pinoy. Pilipino ang daming lagi. Pinagmamalaki, kulay kayo ang gi. Taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 Pinoy. Ako ay Pilipino, Tagalog, rap ang aking awit. Makatang musikero, sariling wika aking gamit. At kahit saan lupa-lupa ko mapunta, nakitaas ang noon na Pilipinas ang aking bansa. At isang araw at tatlong bituin ang marka ng bandila na di kayang ipagin. At kahit anong hamon na sakin ay tumak. Hinding-hindi aatras pagko saya harapin. Sa buong tabang, hindi magpapaape. Magagalus ang pero sa huli pa rin may wake. Ipagmamalaki na Pilipino ako. At isisigaw ko sa buong mundo na Pinoy ako. Ako ay isang Pinoy na nandalaytay sa akin ang dugong nag-aapoy. Musika ang tanging gamit ko sa pandigma. Modernong sining na gamit sarili nating wika. Di na to itila at diretso sa tugato. Tanginingan na ay sumangat at maisabok. Ang kulturang pinasukan at pinunyagi. Di ko kakahiya kulay ko ay kayumanggi. Bayani ako, bayani ka, bayani tayo. Saan man sulok ng bansa'y nakikilala tayo. Ang bansang matatag, puno ng tabang. Walang inakatakot at sumusuong anumang laban. Sapagkat ikaw ako ay Pilipino. Ano man suliran, hindi na ko ang magpatalo. Pilipino ako, merong isang paninindigan. Pilipino ako, hindi ako isang dayuhan. Pilipino ako, Pilipino ang aming lahi. Pinagmamalaki, kulay kayo ang gi. Taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 Pinoy. Pilipino ang aming lahi. Pinagmamalaki, kulay kayo ang gi. Taas noo, kahit na kanino. Pinoy, 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 Pinoy. Batang Pinay na pinagpalang ng Pilipinas sa Pilipinas, kinuha ang recording start in Sweden dahil sa internet. Tayo mga Pilipino, napakarami ng napasinayan. At dadagdagan pa ang mga karangalang pwede natin ipagmalaki dahil ilan sa ating mga mag-aawit dito pa rin sa International Music Week. Alright, so that was Pinoy, and then our next song is called Perlas ng Silangan by Densho Atakam featuring Princess Hilaric. Yes. So guys, so while we're waiting for more people to join our podcast, soundtrip po muna at share na lang po. Isang araw sa gitna ng tatlong bituin, may isang nilalang na magaling. Pilipino sa dugo, isip at salita, mayaman sa kaalaman, sa pera ay duka. Pilipino na naman isang kahit isang tuka. Pero kahit na ano man ang mga bahid sa muka, hindi kinahiya kung saan siya nagmula. Pinaliwala ang mga kapintasan, labis na inibig ang
isang kasintahan. Yun ang pangalan ng mahal natin na bayan. Perlas ng silangan, lusilak sa ganda. Sariling atin na hindi pwedeng agawin ng iba. At kahit na ano pa man ang mangyari, kami ang mga buhay mo na bayan. Pagod, gutom, subok sa kahirapan, at patuloy na inalagaan ang bayan. Perlas ng silangan, alam puso ng bayan ko, ikaw ang sandalan ng tinig at tuyan ng ulat ko. Inapuso, hinahasa, inawawa, inalipin, ganun man ay eto pa din ang dapat na isipin. Ating tangkilikin ang sariling atin, binuntuan na lupa, inlabis na pagyamanin. Gamitin mo ang matalimhagang wika, matalim na dila ng Pinoy na pambihirang. Hindi nagpapalupig at hindi pagsisigil, makatangan sandata lang ilabis at papel. Mandirig mang tunay, kayo manging kulay, pawis at tugo inalay, bilang patunay na patuloy lang ang laban. Mahirap man ang buhay, ako'y Pinoy na may panindigan at matibay ang loob. Tapat marangal at magiting islam ng watawat ay magniningning. Kung minsan ang puti na babahitan ng itim, ang bituin at araw ay hindi magdidilim. Perlas ng silangan, kung nga alam ang puso ng bayan ko, ikaw ang sandalan ng tinig at tuyan. Sundalo na ipinaglaban ng kapayapaan, guro na nagbigay kaalaman sa kabataan, doktor na gumamot sa magiting na sugatan, mangimislang tagapamahala sa karagatan, magsasakang tagapangalaga sa kabulukan, karpinterong nagbigay ng pundasyon sa ating tahanan, doktor na gumuhit sa makulay na kalikasan at ang mga kabataan, pag-asa ng ating bayan. Pilipino, ako, ikaw at sila, Muslim o Kristiyano ay walang pinag-iba, magkaisa, tulong-tulong bayanihan, pangalag gaan natin ang bayan ni Juan de la Cruz. Tayo ng mga Pilipino, sino bang dapat magkasundo? Tayo mismo, sanayin ang sarili, may malasakit sa kapwa. Ang Pilipinas ay isang magandang halimbawa. Pilipinas, Pilipinas, kong mahal, buyan ka ng magiting Pilipino, may dangal ang bayan kung sino langan ang araw mo. Sandali sa'y kong gabay, perlas ng silangan, kung naalam ang puso ng bayan ko, ikaw ang sandalan ng tinig at tuyan ng ulat ko. Ikaw ang sandalan ng tinig at tuyan ng tulad ko. All right, so maraming salamat. That was Perlas ng Silangan by Dencio Atacan. And we're just gonna go on. Sorry, kasi 4:30 na po. So we're not the next song na lang po. Alam mo, dami ko nakikita sa paligid ko, inisip ko, bakit ba lagi nalaman ganito? Okay, nais ko lang sabihin sa inyo ang mga damdami ko, mga nadarama na nanatili sa isipan ko, mga opinion na gusto ko nang iparating sa lahat sa inyo, sana inyo ang kinin. Yo, ang dami-dami na bagay nangyayari sa atin, mga nasasaktan na maya, wala ko masabi, hindi gumising ka naman, alam mo ba kung bakit kumilos ka, makanig ka, tumingin ka sa iyong paligid, iyong isipin, sige iyong isipin, una sa lahat sa katiwalihan ka, samahan sa sabihin ko na ang daming nasun at daming kaguluhan, hulaan na tao, gusto lang namin ang kapayapaan. Buhay na mapaya, pagbigyan mo ng kahulugan, huwag mo lukohin ang kapwa mo, aba sobra yan. Huwag mo lukohin ang sarili mo, yung tandaan na ang buhay di laro, hindi ito laruan. Oo, hindi laruan, kundi isang tunay sa buhay na rito ako upang ipaalam at sabihin sa'yo na imulat mo ang iyong mata at tingnan mo dinadaanan upang di ka maligaw masaktan. Magmasamo ang mga bagay na dapat bigyan pasin at alamin ang tunay nang yayari sa atin at tunay na damdamin nang makita mo na rin ang kailangan natin gawin sa bansa natin. Bayanaking sisigapin, pipili din makatulong sa inyo, narito ako upang iparating masahing ito. Ito ang nasa puso ko, isip ko at damdamin ko, pagbabago ang gusto ko, magkais at atak mo to, magtulong. Manibahin natin ang mundong ito, kaisa.
ilan ang walang gusto ko mag-aisa. Ang dami mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahalik ka sakit na sumabay. Mag-aisa, ilan ang walang gusto ko mag-aisa. Ang dami mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahalik ka sakit na sumabay. Mag-aisa, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil nandiyan ang Diyos para sa'kin, sa'kin kasama. Lumapit ka sa kanya, huwag natuwi, may problema. Kung di iyukit mo siya sa puso, huwag maniwala. Alam ko makasalanan tayo, alam ko bata. Tao lang tayo, nagkakamali, nagdudusa. Nasasaktan minsan ay malas at nagkakasala. Ibawal ang patawad sa kapwa, hindi maawa. Ibawal ang puso, ibawal ang kinikilala. Walang sinasadok kahit bata man o matanda. Ang akin lang naman ay sana mahanap mo na sa puso mo at sana muling tanggapin mo na siya. Panginoon, tulungan po ninyo kami mag-aisa. Dahil sa mga oras na ito, kailangan na isang himala. Nandito ako pinagdadasal ang bawat isa. Sa lahat ng tao, sa bansa namin, sa kalusugan, sa pamilya, kaibigan, tayo magtulungan. Ipagdasal mga tao na nangangailangan. Yung walang trabaho, tirahan ngayon kasalukuyan. Yung walang makain, yung mahirap, walang matuluyan. Buhay nga naman sa dyang ganyan, minsan tayo natatapakan. Sige bumangon ka bata, sige kamilos ka. Kaya mo yan magsigip ka, lagi mo nalaga. Gumawa ka na mabuti bata at maglingkod ka. Na Diyos sa ating ama, tagapin mo na kaisa. Ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tama. Halika sa akin na sumabay. Mag-aisa, ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tama. Halika sa akin na sumabay. Kung naniniwala ka, na dapat mag-aisa tayo, itaas ang iyong kamay. Kung naniniwala ka, na dapat mag-aisa tayo sa akin kasumabay. Kung naniniwala ka, na dapat mag-aisa tayo, itaas ang iyong kamay. Kung naniniwala ka, na dapat mag-aisa tayo sa akin kasumabay. Asaba na mag-aisa. Ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahali ka sa akin kasumabay. Mag-aisa, ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahali ka sa akin kasumabay. Mag-aisa, ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahali ka sa akin kasumabay. Mag-aisa, ilan naman ang gusto ko mag-aisa. Ang dapat mangyari sa mundong ito mag-aisa. Tayo ay maghawak kamay, ipaglaban at tamahali sa akin kasumabay. Right, maraming salamat. That was Mag-aisa by 7S. So, everyone, let's not play the other songs na kasi 4:30 na po. I'm just gonna go direct na dun to the guest. Kasi dapat dapat po kasi kanina dire-diretso po dapat kanina. Yes. Okay. So anyway, Rflow, agahan na natin kayo. Dapat mamaya pa kayo ng konti, pero let's start na. So anyway, guys, so ito nga po si Rflow and Lil Beader, actually from the South. Masipag po na artist to si Rflow, napansin ko from nung during the pandemic. Araw-araw naglalabas siya ng artist of the day. Mga underground artist po yan, tapos ginagawa niya ng video, tapos upload. Mm-hmm. Wala lang, dire-diretso lang po siya ng pag-share. Wala siyang... hindi niya iniintindi kung may, you know, kung may support naman, no, hindi, basta dire-diretso lang. And that is why naisip kong invite po siya dito. Mm-hmm. Kasi yung mga kanta nga niya is actually bagay sa Gising Diwa. Bagay na bagay yung mga ibang kanta niya sa tema ng, ng ating palabas. So that's why, yes. Socially relevant, thought-provoking, conscious rap. Mm-hmm. It's about, you know, when conscious rap is about, you know, yourselves. So maganda yung mga ginagawa niya at tatamang-tama may kasamang bata. So bigyan natin sila ng chance. So Robert, ikaw nang bahala, nag-practice na tayo kagabi. Okay? Eh DJ Raymond, oh yung mic mo. Okay. Yan. Yan on na, naka-on na, in-on na niya. Okay. All right. Ito pong unang song namin. Ang title po nito ano bayan, para po to sa mga kababayan natin na basta, pakinggan nyo na lang. Ang title po nito, ano bayan? Rflow featuring Lil D. Game na? Magaya naman talaga.
ang aking bansa. Talagang sakit din po ako sa kanila. Maaga po rin yung pinipan ko pa. Ano ba yan? Pero walang pag-apento ang inaapagkita ko yun. Lil D. Ang pamilya sa kanila maasa. Our flow. Mahirap lalong hirap. At mayaman lalong mayaman. Pag imagkaisa, mananuman ay magkakaiba. Respeto sa kapwa, yan ang sikreto para dugo hindi na muling dumanak pa. Kristiyano, Muslim, ano, anumang reliyon, pare-parehas lang ang ating kinakain at iniinom. Bakit ba ang gulo? Sinong may pakulo? Sila may toto, alam mo lang bakit sa buhay ng tao. At ako magtutuo, bakit balitang napapanood ay puro pabor lang sa'yo. Magsakot ko ano, kaya lumayas ka, hindi ko kailangan ng tulong mo. Mga mapagsamantala, mga banyagang ang alam ay mga abuso lang ng iba. Pinahimulat mo na ang iyong mga mata. Ginagamit lang naman nila ang ating bansa. Tapos pag wala nang makuha, iiwan kanyang walang-wala. Ang nangin ng bayan, inabuso na tayo. Hindi na pangangulat tayo sa katotohan na magkaspag-pag-usa. Tapos sa mayaman, nalipinisin nila at hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Ano ba yan? 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 Baon sa utang, ginisa sa sariling magtika. Masipag ang Pinoy, inapusulong ng banyaga. Sakim na negosyante, politikong parang hari. Pinasi para pabit, silang may hawak na tali. Wala na dito libre, pati kan sa damay bayad. Kaya ang traffic dito, watang bagay ng pag-usad. Maraming ospital na sopuro naman privado. Umamatay ka muna bago magka-beneficio. Ako ay batang, ngunit mulat sa katotohanan. Ang bawat bagong silang ay meron na agad utang. Dito sa bansa tong mayaman lamang yung mayaman. Mahirap kan sinilang at hanggang sa kamatayan. Kaya solution kay pagbutihin ng pag-aaral para makaraos sa kumuli ng kahirapan. Ito lang ang pamana sa akin ng aking magulang. Isang biyayang walang kabugas na kayamanan. Ang nangin ng bayan, inabuso ng dayuhan. Kailan pa mamumula tayo sa katotohanan? Tapos pagpapusa, tapos sa mayaman. Lalipin ni sindi lang at hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Ano ba yan? 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 Ang bayan, inapuso ng dayuhan. Kailan pa mamula tayo sa katotohanan? Sa pagpag-usat. Tapos sa mayaman. Malalipin yung sigilang at hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Ano ba yan? 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 Yeah, salamat po. Right. Sige, so anong title ng song na yan? Ano ba yan? Ano ba yan po? Ano ba yan? Ano ba yan? So ano, explain nyo ng konti. Bakit mo naisip isulat? Ano lang po eh. Kasi nag-base ako dun sa mga ano, yung mga nangyayari na ano, pang-abuso ng mga ano, mga hindi naman nila lahat, pero marami kasing abusador na foreign, parang gano'n. Wala akong nag-base. Mga so, abusado lang yan. Bali, ano ko, last year po yung kanta. Okay. Tapos bakit mo naisip na isama si ano, si Lil D? Para po ano, para yung mga kabataan, maano rin, mahihayat na ano, gumawa ng mga, matutong mag-rap, tsaka ano, iwas na rin sa mga kung ano-anong lokohan para merong mga susunod na sayapak namin. Parang ganun. Sa lugar namin, may susunod sayapak namin. Hindi maitigil yung pag-rap. So, saan? Bandang south kayo, no? Bandang Paranaque, Paranaque. Lupa, ganun? Paranaque. So, Lil D, bakit, ano, bago nyo kantayin yung last song nyo, ano, DJ Rem, gusto ko lang malaman bakit naisip ni ni Lil D, bakit niya nahiligan mag-rap? Oh, kwento ka naman sa amin ng konti. Yeah. Kaya lang po niya ako, tapos sumaw na ako. Ganun lang. Baka sa influence ni Kuya R-Flow, ha? Ano nakita mo sa kanya? Ba't ka sumama? Ano yung nakita mo? Diba? Nakita ko sila sa TV. Oh, wow! Nakita mo sa TV lumalabas. Okay. Tapos gusto mo maging katulad din nila. Opo. Okay. All right. DJ Rem, gusto ko lang... Yes.
Sige. Ay, so, tatanong ko lang kung pangarap din lang maging rapper talaga pag laki niya. Kasi he's now 12 years old. So, talagang gusto mong gawing career yan. Maging makata, maging rapista. Hallelujah. Opo. Okay. So, yung ano, DJ Raymond, yung last video natin last week, sila po yung kumanta. Yung ano, yung... Ano ang title nun? Agimat? Kabataan? Pasa Agimat Kabataan. Yung pinaka-last music video natin last week, sila po, sila pong dalawa yun. But before that... Halin nung nakarang araw po, meron din po kaming ginawang kantang dalawa. Na ano, patungkol din po sa bayan. Puro patungkol po sa bayan, mga reality, yung mga nangyari sa paligid. Yung kanta naman po na yung patungkol sa mga OFW. Oh yes, nakita ko nga yun. Ipe-play natin yun sa mga susunod na show. Yun, oo, basa mo naman sa amin. Yung last week, kasi, yung Pasa Agimat, no? Pasa Agimat Kabataan. Art sila po yun. Art, Lord, and yes. Paranaque, ano to? Rhyme? Paranaque rhymes po. Rhymes, all right. Galing. Malupit, kaangin yung tandem, ha? Yes. Gusto ko lang pong batiin, ano, I'm not sure kung nakikita mo to, Arflow, pero meron nagbumabati dito. I think it's anak mo, or your Jillian? Apo, anak ko po eh. Ayan, si Jillian, tapos si Miserable bumabate. Oh, si Ezekiel. Si Oo, Arflow of Daughter's Finest. Nasa page, nasa Pilar Hip Hop, ano, sa Pilar Hip Hop? Pinay Papas. Hindi ko po alam kung nasan eh. Wala, hindi ko wala dito sa HTV eh. Nasa kabila, nasa inyong page. Nasa kabila. Ayun po, sir, Arflow of Daughter's Finest. Promote mo daw yung Artist of the Day. And then Joe Hassel, kamusta Joe Hassel? Thank you for tuning in, for watching. And of course, si DJ Angela, no, kanina po nag-view sa agad dun sa kabilang page. Kasi so anyway, sa HTV. Yes. Cross-post kasi tayo, yeah, dalawang pages. Ah, okay po. Nalito nga po ako, hindi ko alam bakit pagtingin ko dun sa kabila, may ibang comments. Anyway, so, sige, perform nyo na yung second song nyo, tapos tsaka na natin, patuloy natin. Okay, yung ibang, next week, we will try to, ano, to post pareho. Alam ko, may Mr. Mayroong pwede nga pala gamitin. Okay, sa ligma. Yeah, may wait po? Sige. Next week, magsasamahin natin yung stream sa, ano, sa Facebook. Para pareho lumabas yung comments. Pwede nga pala yung gawin. I-set up lang. Okay. All right. So, sige, ano? Next. Anong next song ninyo pala? Ano pa ba sa Agimat po yung pinatugtog ng last time sa ano? Ah, okay. Ilalive nyo ngayon. Wow. All right. O, may alaga ka si Muning. Gusto sumali. Hindi niya po. Rapper din po yan. Gusto niyang sumali. Rapper din, ha? Yan, itawag mo nga si Muning. Okay na po. Pipin din natin. Sige. Ang title po nito, Pasa Agimat. Flow featuring Lil D po. Sana po magustuhan nyo. Ano magiging kinabukasan ng kabataan mo lang bukas? Paano magiging pag-asa ng kabataan patuloy na bukas? Gusto na may kapasyon? Pero hindi na ang negosyo. Magandang kalusugan. Pero nauna ang bisyo. Kabataan daw ang pag-asa nitong ating bansa. Ang bayan natin nalugmok sa pagdurusa. Paano kung mali yung nakikita-kita? Bata pa lang ako ay nakikipagdigmaan na. Sa kahirapan ng buhay ay mulat na aking mga mata. Imbis na magreklamo ay natutunan kong lumaban. At kung paano di matibo sa masukal na daanan. Dugo at pawis ang naging puhunan. Upang gutom nitong sikmura ay aking malanan. Sa murang ilan kong ito ay aking naranasan. Lumaking tanging nanay ko lang ang aking karamay. Pero nagpapasalamat pa rin sa aman na lumikha. At binigyan niya ng talento ang kagaya kong simpleng bata.
na may pambihirang mangarin at pangarap. Para sa mahal ko sa buhay ay magsusumikap. Ang bawat tumasok at tero aking sinusulat. Inspirasyon ko ang pait na sakit na sa akin sumambulat. At alam ko balang araw lahat ay magbubunga. Para sa aking pamilya tinatanim kong pag-asa. Kabataan daw ang pag-asa nitong aking bansa. Bayan natin nalunok sa pagdurusa. Paano umali yung nakikita? Now, na malinaw, pangarap ko noong unang bitaw. Unang barang na parang panaraw, tao na tarap itong binitaw. Di na silaw, sa kasikat, ba't gusto mitaw? Balik kong mapagkumabadaw, sa pitakaibigan kong hilaw. Nasa pagtalikod ko'y nilalaw, ulang-ulungan itong kalabaw. Ng mga sumay ay puro litaw, pengibigan na kong sabutaw. Wakahin ko hanggang maligaw, kaya tuto din na pasabaw. Bagus na nga rin yung nangibabaw, hindi sa kalawang ko'y nangabaw. Sa halimaw, labis pa bela, isang data na siyong umiwas sa kaulapan. Parang nilmanaw, amang mga bukas ko'y luminaw. Panay man ako sa'y mananingin, hindi mo ako dapat maliitin. Hinubog man ang hirap at dilim, kakutihan ko'y nang iba ko pa rin. At lahat ay kayang-kayang buwin, para sa tama at maging matuwid. Na halimbawa sa aking paligid, inspirasyon sa tagapakinig. Na ang kwento na sinasabit, at balang araw iyo rin panggit. Kwento at aral ko na inawit, kwento at aral ko na inawit. Salamat po. Yun. So, kagabi po, nag-practice kami. Hindi nila magawa yung ano, yung idediretso nga sa Google Chrome para mas malakas yung music nila. Kaya ganyan lang ang nangyari. Pero at least, mas importante narinig po yung boses nila. And diba, kasi last week, nagkaroon kami ng technical problem na tungkol naman sa nag-plus one, hindi sabay yung boses. Tama. Yun ang mga challenges talaga pag sa live. At least maganda ngayon, nag-click kayo pa rin. Okay. At saka yung mensahe, di ba? Yes. Pag iba-iba pati yung connection speed natin sa internet, yan ang naging problem natin. So, pasensya na lang tayo sa mga nakikinig. Just bear with us, guys. We're gonna get this down. This is just our second show. Pero anyway, bakit mo naman ito naisulat, R-Flow? Yung kantang yan, Tasa Aging at Kabataan. Alam po talaga yung kanta, sa kanya lang po talaga yun eh. Sa kanya lang po talaga yun, solo track na sana yun eh. Kailang ano eh, kailang medyo ano eh. Parang, na ano ako eh, na naganda na ako sa kanta eh. Sumama na ako. Nahinayang ka. Pero ang galing naman. Magaling gumawa. So ikaw ang nagsusulat. Ikaw ang nagsusulat para sa kanya. O, minsan po, pinakausap ko siya tapos pinapaano ko sa kanya kung ano bang pwedeng ano, okay lang sa yung ganyan. Parang inaano po siya kung okay lang yung ano. Minsan nagsahadya siya ng ganito, mapahirap yung ganyan, ganyan to ganyan. Parang ginaguide ko pa rin po siya hanggang ngayon. Oo. So, anyway, sige, kwento mo kay DJ Raymond kung ilang kanta na ba talaga ang nagawa mo, ikaw? Yeah. Our Flow. Ano po eh, sa YouTube ko lang po. Yung sa YouTube ko po kasi last year yung nag-start eh. Bali, yung may umabot na ng 60 na songs yun eh. O mga 50 songs mga ganyan eh. Okay. Pero yung mga lumang songs po na ano, wala po sa YouTube, marami na po eh. Hindi na po natapunan na po eh. Okay. So, saan nanggagaling yung... Opo, masipag po siya. Saan nanggagaling yung energy mo? Hindi ka napapagod gumawa? Ano lang po eh, kasi halimbawa, yung kada araw po kasi, may likod talaga akong sulat. Halimbawa, may naisip ako na ano, naisip ako na mga words na ano, parang ganda sa pakinggan sa tenga. Sinusulat ko po siya, tapos hanggang dumarating yung point na naalala ko na, may sinulat pala ako na ganun. Testing ko kayang ilapat sa ganitong beat, ang ganda na ito. Ang patirin ko po naganda na ako sa beat. Tapos biglang maalala ko, may sinulat ako na parang swakbon sa beat. Yun. Nice. Ano po kasi, DJ Raymond, yung
bale, underground talaga siya. Oo. Underground artist talaga si R-Flow na you know, he also records his own stuff at home. Tapos gumagawa siya ng mga short videos just to promote it. And napansin ko yan, yan talaga yung tinutukan mo ng panahon nung nag-pandemic, nung nag-ECQ, di ba? Dire-diretso mong ginawa yan these past few months. Kasi nung last year, may trabaho po eh. Oo. Okay. Okay, so baka ang ano nga, kaya ko po siya naisip na gano'n. Mamaya ka bumate para marinig. Okay, wait lang. Ano? Kaya ko po siya naisip i-guess is because hindi biro yung energy na binibigay niya para, you know, to find an artist of the day. Kasi pare-pareho silang mga underground artists po eh. They're all underground and yet naisip po niya na gagagawa ako ng ganito. 'Di ba? Meron siyang oras dahil nga nag-pandemic. Kumaga nakakatulong din siya sa kanila mga kapwa niyang underground artists. Whether or not 'di ba? Oh, 'di ba? Tabay lang, walang ginagawa dahil nag-pandemic. Siya very productive. May artist of the day ka talaga. Abo, ano po 'yun eh? Bali ano po 'yung title nung ano nitong nakaramdam lang gawa ng ano eh. Yung grupo po na binuo nung dating kasama ko. No, bali pinuway po namin eh. Bali nag-focus kami sa music. Kaya tigil yung ano, tigil yung artist of the day. Kaya hindi na ako gano'ng nakapagpukuha ng artist na ano. Kasi alam ko yan dahil lagi mo, everyday po talaga nagpapasa siya sa GEC ng mga artist of the day. Imagine yung oras na kinakain yan. Alam ko yung oras na kinakain yan kasi gumagawa rin ako. So, kaya na, you know, ano yun? Saka siya humugot ng inspirasyon. Yeah, araw-araw. Saka humugot ng inspirasyon mo. Ito, mga artists of the day. Yung September pa parang nagsimula ito. September, October, galing. Saka pa humugot ng lakas at inspirasyon. Yung ano po, yung kapag nakakita ako ng mga artists na ano na parang na ano sila, parang nawawalan sila ng ano, ng gana sa ginagawa nila. Ang ano, parang feeling nila hindi siya napapansin, gano'n, nagpo-post siya ng ganito, ganito yung negativity. Tapos ano, naisip ko na ano, para kahit pa paano ma-lift up yung ano nila. Yung ano nila, mabigyan sila ng chance na makilala, hindi man sila sikat na ano na artist. Pero makarecognize po sa kanila. Kaya naisip po yung, kasi gano'n din po ako eh, hindi po ako gano'n na-recognize. Kaya miss po, pare-parehas na kami nakaramdaman, gano'n na lang tingin ko para kahit pa paano gumaan-gaan din yung ano nila. Okay. Magandang puso ni R-Flow sa tumulong sa eksena. At saka hindi nga biro yun, di ba, Joe? Yung araw-araw gumag-produce ka, pumili ka ng artist of the day. So time-consuming yan, ha? Okay. Tapos may family ano, kasi isipin nyo, DJ Raymond, ha? Pipili siya, gagawa niya ng video, siya pa magpupromote. Yeah. Oh, so alam ko yung makaramdaman na yun. Bibigyan ng ayuda. Bibigyan ka ng ayuda. Ako lahat mag-artist mo. And that's why, kaya kita nakilala, Lil D, kasi dahil nga kay Kuya R-Flow, pag sinishare niya yung mga video nyo, doon ko narinig. Diba? So, yun, ganun siya. So, anyway, yun po. Yes. That's why, that's the reason. Oo. Oo, yung kanyang YouTube channel, ha? Don't forget to subscribe R-Flow TV. Yeah. Alam niyo po kasi, again, para mapaalala lang natin sa ating viewers. Yeah. R-Flow TV sa YouTube. Tulungan natin, 605 subscribers. So, tulungan natin para maka 1,000 at least, di ba? May bumalik, ano? Supportan rin natin. It's time to give back to R-Flow, di ba? Para ganoon naman ang buhay sa ano eh, sa mundo, tulungan lang naman eh. So, ibigay natin yung ginagawa pagtulong ni R-Flow. Yeah. Yes. Kasi sa totoo lang, hindi naman niya kailangan gawin yan eh. Pwedeng, just like a lot of other artists, he can just like focus on himself. Just focus on the music. Your music. Pero, you know, for you to actually, you know, maglalaan ka ng oras, naisip mo talagang i-maximize yung oras ng pandemic, nung quarantine.
So, kaya, so, kumbaga, sana, you know, pagpatuloy mo lang yan, may oras naman para sa lahat, Rflow, mm-hmm. di ba? May oras na tumulong, may oras na tutulungan mo yung sarili mo lang, hindi ka muna tutulong sa iba. So, itong panahon na, na binigay mo para tumulong sa iba, you know, that's good because at least you have 600 plus subscribers and hopefully in the future... Hopefully, more than coming to 1,000, no? Yes, at saka sana maka-inspire ka ng mga iba na katulad mo na gumaya. Di ba? Para maging, ma-spread mo yung kultura ng pagtulong. Yes. Kasi alam nyo yung pare-parehong underground, hindi kayo, hindi aangat kung walang tulungan eh. Yung nangyayari nga po ngayon sa ano, sa hip-hop yung mga yung sa old school, new school, dapat wala naman po sila nag-hawain eh. Kasi pare-pareho naman tayong Pilipino. Correct. Wala mga distract, wala ano, diba? Spread the love, wala naman yung joke. Spread the love, diba? Unfortunately, yan po yung reality na talagang merong mga diss tracks pa rin, mga battles are still going on sa hip-hop. And that's why yung mga maliliit na ganitong bagay, nanonotice ko po yung ganyan eh, yung mga... kasi nga araw-araw, nakukuha kayong mga messages niya eh. So, I was very busy nung time ng quarantine. So, sabi ko... gagawa ako ng paraan para ma-notice naman to si Rflow. So, maraming salamat sa ginagawa mo at nanulong sa underground. Salamat din po si Jack. Kasi isipin nyo, ha? Pwede ba natin, ano, pwede ko ba i-share yung mga YouTube videos mo? Let's say, sa mga ibang show. Kasi minsan, meron kami mga show na kailangan na yung mag-share. Okay lang po, DJ. Send ko po sa inyo yung MP3 files. Thank you. Okay. Oh, pagkakama sa radio net. Oo. Pwede kami yung radio network eh. All right, ganda. Kasi para, ang, no? ang Yes. Yes, yes, ang purpose po nito is if there were like say Rflow is 100, kung kunyari there are 100 people tulad ni Rflow sa underground. Yeah. Na ginagawa yung ginawa niya. Imagine 100 people doing what you did ng quarantine. Can you naisip mo kung anong maging epekto noon? Naisip niyo yun? I mean, binabaliwala kasi ng karamihan ng tao yung ginagawa mo. Kasi hindi nila nanonotice, hindi nila dami. Diba? Kaya nga, it's always, there's totoo yung sinasabing power in numbers. So, it's always good na isahan mo mag-isa ka and hopefully maka-inspire ka ng mga kasama mo na tumulong. Kasi, you know, ang pagpapakilala sa hip-hop community, it's not about just you. It was never just you. Ang hip-hop is not just you. It's about community. Yan po yung nakakalimutan ng mga iba eh. Hip-hop was created with the premise of loving, peace, having fun, community. Community. Dami ko ako nakilala dun, DJ Gin. Dami ko pa rin kaibigan. Dami ko pa rin kaibigan. Shoutout pala kayo. Dami rin pong ano, pagaya ko na nagpo-promote ng mga artist. Mayroon din po talaga sila ano, Elgap Music, shoutout nga pala, ayan, ano yan, ano rin yan, kumbaga po tumutulong din yan sa mga underground artists. Nagpa-play yan sila ng mga hindi kilalang artists nila pag nag-stream sila sa YouTube. Shoutout kay Rob, Elgap Music. Sana dumami ang mga katulad nyo, di ba? Kumbaga, diretso lang, and then maging, you know, sama-sama kayo ng mga kaibigan mo na tulad mo na nagbibigay ng panahon para... ano, it's not enough kasi po DJ Remo na bawat isa pinupush yung sarili niya. Hindi po ganun yun. It's always going to be it's always going to be somebody iaangat yun ng community. Hindi kaya na mag-isa-isa lang. Alam mo yung ganun? Anyway, we're already... This is a movement, di ba? Oo, tama po. Movement. Kaya nakita mo, kahit konti lang nag-aano sa atin ngayon, ipopromote pa rin natin itong show. Diretso lang tayo no matter what. Total available naman itong video natin ng replay. And ang mangyayari po, dahil 1 hour lang po yung show natin, hindi na po natin mapapatugtog yung iba nating pinano po. You can do that next week. Play natin. Yeah. So anyway, bati ka na... Yeah, gawa natin siguro ng image yung iba, no? Para may play, hindi lang sa audio na gano'n. We will see what we can do. Hindi ko na po magagawa yun, DJ Rem. Ang dami ko po ginagawa. Pasok mo sa akin na mas maaga.
para mapagawa mo. Tatry ko po. Ito, itong mga hindi na play ng audio, pwede kong ipagawa. Kahit simple lang, para lang, kasi alam mo, pag nasa TV, gusto ng tao visual, di ba? So, we will see what we can do. Okay, di ba? Tatry ko po ah, wala po akong promise, kasi ang dami kong sinagawa. I have two other shows po bukod po dito. So, oh, susubukan ko po. Nakita ko nga sa page mo eh. Oh, very, very busy ko rin. Pero that's good, keeping yourself busy in this pandemic. Hindi lang natin pwedeng gawin eh. Pero tama. Okay, so, yes, yes. So, yes, bati ka na, ano, mag, gawin nyo na yung bati nyo, Airflow and Lil B. Yung muna, bati mo na yung ganda ko. Promote and promote. O, paala natin. Subscribe kayo on Airflow TV on YouTube. Bati na. Sige, game, bati na. Ano nga pala, yung shoutout nga pala sa grupo ko, yung grupo ko ngayon na Paranaque Rhymes. Tuloy lang tayo. Kahit alam mo makapansin, tuloy lang tayo. Basta yung awitin natin gagawin. Ano, baga kukurot sa masa, tuloy lang tayo. Tsaka, shout out din pala sa, ano, sa grupo ko ng sa Laguna. Dahil ni sa Dam, kay Dam sa shout out. Sa Public Enemies, kay Lucky Nine. Doris Pines, shout out. Baba, shout out sa lahat ng sumusuporta sa hip-hop. Mga solid. Elgab Music, Muntinlupas Finest, dami nila eh. Labas na lahat ng sumusunod sa hip-hop. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tanim lang tayo ng tanim. Tsaka gumawa tayo ng mga makabuluhang awit. Huwag yung puro hate. Huwag tayo dun. Huwag tayong makisaw-saw sa ganun. Kasi papalakay lang natin yung issue eh. Ano lang tayo, magbawas tayo sa sarili nating ganun. Sarili nating kakayahan. Huwag tayo dumipende sa ganun klaseng ganun. Kasi lalaki yung issue eh. Kasi napansin ko talaga yun talaga yung problema ngayon, yung labanan ng masyado na siya naging personal. Sabi ko nga, kung mawala yung pandemic, ano kayong mangyayari? Magiging kagaya kaya dati. Kasi yung hip-hop dati, magulo. Nabutan ko kasi yung gulo ng hip-hop dati. Kaya yun, sana yung umabot sa ganun. Tsaka ano, huwag natin palakayin yung gulo. Huwag tayo ng sarili nating ano. Huwag tayo ng sarili nating musika. Yeah. Tsaka yung makapagod ng musika. Yeah. Spread the love so, and the unity, di ba? Yes. Tatanong lang ako, bago po mag-end yung show, yung kasi yes. Diba normally you dapat may question of the week, so eto na lang Arthur, yes. Pakisagot na lang to, no? Opo. Naniniwala ka bang natutulog ang Pinoy? Sipag naman po ang Pinoy. Pero tulog ba o gising? Sipag po ang Pinoy, paaga nga po nagigising ang mga Pilipino eh, para kumayod eh. Ang problema lang okay. Po talaga, meron kaling mga pangabusong tao. Okay, so paano dapat gawin para mas maging maayos habang gising? Kasi sabi mo gising eh. Opo. So, anong pwedeng gawin para maging mas maayos habang gising? Ano lang po, yung tanungin po natin yung mga gagawin natin. Habang gising, gumawa tayo ng mabuti. Yun. Huwag yung gising ka nga, pero iba yung ginagawa mo kasamaan. Habang gising, gumawa ka ng mabuti. Yeah, plant a good seed, di ba? Magtanim tayo ng mabuting binhi. Magtanim tama, na magtanim ng mabuti. Para good karma tayo. Good kanina harvest. Pa po na sinasabi. Kanina pa po siya nagsasabi tungkol sa away-away. Diba? Kasi, marami po kasi akong kaibigan na ano doon na involved. Na parang hindi ko limitado yung mga ginagawa ko kasi mamaya maapektuhan yung sa kabila maapektuhan. Parang ganun, minsan ayaw ko na po gumawa ng rap na may pahaging kahit paano kasi kakilala ko yung sa kabila, kakilala ko yung parang ganun po. Parang kaya nga ang talaga eh, kailangan talaga gawa ka ng sarili. Lagi kong pinipost sa FB yung ano, gawa ka ng sariling galaw, huwag kang dumipende sa ano, sa nangyayari ngayon. Huwag ka na makisaw-saw. Gumawa ka ng sariling galaw, huwag ka na makisaw-saw. Yo, oh, meda ng rhyme nun. Alright. Galing. Yes, yes. Positive. Okay. Positive, diba? Mm-hmm. Yun po. Yun po, DJ June. Raymond, since kulang na tayo ng oras, so maraming salamat, Airflow and Lil D. Lil D, and next time po. Ulit. Diba? Ang importante, nandyan pa rin sa puso mo, diretso ka lang.
Okay? Huwag kang papadala sa mga halimbawa negatibong nararamdaman mo. Di ba? Kunyari, ay, papakahirap ako, sumasama ako kay Kuya Arflo, hindi naman ako pinapansin. Huwag kang give up agad. Kasi, Lil D, yung pinasok mo, yung rap, yung hip-hop, talagang ganyan yan. Ganyan talaga yan. Hindi lahat ng tao sumusuporta. Ang boys ng mundo. Okay? Especially, street scene, nasa street scene ka, di ba? Ganyan talaga. Pag nasa street scene tayo, medyo iba. Iba ang buhay dyan. Okay? Iba ang kultura. Okay. Yes. So it's up to us. Pero, to... ang sabi ko lang po, para sagutin ko lang po yung tanong na tinanong ko kay Arflo, anong gagawin ng Pinoy sa pagdating sa hip-hop, right? It's really, balansehin natin yung kultura, yung eksena. Kapag ka nakikita natin na sobrang bigat na ng negatibo, kung may lakas ka ng loob sabihin na ikaw ay isang tunay na representative ng hip-hop community sa Pilipinas, dapat gising ka eh. Dapat alam mo how to represent properly. Yeah. Kasi kung hayaan lang natin na kainin tayo ng puro negative and hate, negativity and hate, walang re-respeto sa atin. Kaya kung nga po ito ginagawa DJ Raymond eh, is to show other people the positive side of hip-hop. The negative, the battles, they will always be there. So what we need to do is how can we live na nandyan ang negativity, na nandyan yung mga haway-away nila. Kasi yun talaga, hindi na natin matatanggal yun. So ganun lang po, diba? So Gising Diwa is dedicated to, you know, we tend to, minsan pag pare-pareho na yung ating nakikita sa araw-araw eh, nakakapagod na rin eh, di ba? Oo ka na lang, para madali, walang away, okay, di ba? Tapos hindi natin alam, natutulog na yung diwa natin. Di ba? So maraming salamat sa inyong dalawa for taking the time to guest. Maraming salamat, TJ Raymond. And, thank you, Andrew. Okay, have a safe weekend. And, yes po. Keep the fire burning, guys. Just keep the fire burning. Arflo, Lil D, and syempre kay Jug at sa lahat ng ating mga viewers out there, keep spreading the love. Okay, masasawa. Yes po. And we'll play the rest of the stuff next time. Mabilis lang ng isang oras talaga, lalo na pag may guest at interview. Na last week nga, inabot tayo na almost 2 hours. Pero okay lang kasi first episode. Okay lang. Oo, pilot. Sige po, DJ Raymond, so we can end the show. Salamat po. Yep. Alright. So guys, keep safe, spread the love. At saka, stay safe lang, ha? Stay home lang muna kung wala masyadong kailangan. Okay. Okay. So, see you again next week. See you next week. Thank you to everybody who tuned in. Share the video. Available for replay. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Thank you.